So, dito kami sa Balay Negrense, ayan. Yan yung mayamang bahay dati. Ha? At may bayad. Ayan, ancestral house of Victor Fernandez Gaston. Mga ancestral house pala dito. Saan po magbabayad? Asa ko ba yung papasok? Oh? Maglilista po dito. Maglilista. Yung bahay, it was built 1894 years to be specific. We have also here the portrait of your family and Victor Fernandez Gaston, half French, half Filipino. He also one of the sugar barons for dito sa Negros. This is his wife, Filomena Makini, native Negrense. And when he grinses, and if people were called Negrense. Dog, we yung anak nila, the reason why yung bahay naroon 12 bedrooms. So, anin na kwarto dito sa baba for all of the boys, and then anin na kwarto ulit sa taas for all of the girls. But then, included na po dun yung kwarto ng mag-asawa. Yun naman po, portrait ng kanyang ama, si Eve Lopold, siya which generation or ancestor po siya belong. Yun po yung kanilang family circle. Yan. Si Napunggay ay descendants po ng mga Gaston. Yan. So, ama niya si Fritz Gino Gaston, broadcaster ng GMA, also descendants. Wife Anthony Gaston, yung aktor sa Patibot. And then, meron naman po mga sikat po saan married to Gaston, like Baby Dalupan and Jaime Fabregas. So, okay tayo sa second floor. Dalawa. Kabila daw isa pang babae, tapos pang lalaki ng mga dating panahon. Automatic 'to eh. Paggabi. Okay, ano? Okay, so ito na po answer yung kanilang greenhouse or yung main sala. So anim na kwarto pa rin. Mga kwarto dito sa daan, kanya-kanya rin ang vlog lang. Mga anak niya yung nakatira ang mga kwarto ng mga bata. Yun lang po yung gagamitin nila. Connecting. Ang daming mga laruan. Hindi na sila dito nag-electric pante, no? Kasi, ano, tagusan. Noon, walang electricidad. Ayun nga pala. So, you have to build your bahay kung saan high ceiling, tapos malalapad yung bintana. Tapos sa baba, we have the small ventilation or the people from Spanish, the bintana niya. May atik. Ito po tayo sa comedor. A comedor. Anong English ng comedor te? Dining area po. Ah, dining area po. No? Comedor. So, meron tayo natutunan. So, bawal po muna tayong umakyat sa roof garden or attic. So, we have the roof deck before. So, since this is an, we have an ongoing restoration, it's very safety, bawal po muna tayo umakyat. So, makikita natin sa attic, dalawang is overlooking ang mga place na. And then, ito, mayroong ano gawaan ng daw doon.
yung idupak. Ito naman yung ano, kitchen. Wow! Ang ganda dito. So, kapag magbebenta, magsasaing niya, ito yung gagamitin mo. So, paano po to? So, pupunuin lang siya ng bigas. Palay. And then, kakalusin natin siya sa taas. So, that will be measured isang gantang, isang salop. Na kung sa ano, hindi tayo nakadepende sa kilo. Wala namang kiluhan or weighing scale naman. So, one gantang. Na kung saan ngayon, 2.2 kilos na. And then, we have the can or yung basins nila. Kahoy din. And then, this one is yung plancha. Na kung saan plancha de corona or prensa. So, ginagamit ay uling. So, dapat kapag namamalan siya, mainit na mainit yung uling. Walang takip? Wala. Eh, paano po tumalsik yung ano, masusunog yung damit? Lagot. May talaga. So, nandito na kami sa baba. Sa bumbaba na kami. Sa likod. Binibenta yan. Sa mga binibenta to. See, you know? Ito po yung original na storage area natin. Wow, ito yung CR. Ito yung functional na CR. Functional pala. May ventilation lang daw. Akala ko storage. Picture. Ayun, tapos na kami dito sa Balay ni Grant. Pictorial muna tayo dito. Ayan. Diba, maganda naman siya. Wow, ang laki talaga.